Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano pagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Charot. Bumili nga pala ako ng buko pa bilang pasalubong kay Ate Wonderlala, kay Jeremy at sa kanyang kapatid. Napagdesisyon na namin mag-lunch together dito sa Ayala Mall sa Tokyo, Tokyo. Bilang oportunista na kunyari may moral, sinuggest ko na mag-group meal na lang kami para makatipid. Umpisa natin agad ang judgment dito sa tempura. Ito yung typical na luto ng tempura, pero ang kinagandahan dito, hindi overcook yung prawns, tapos yung kanyang butter coating hindi rin makapal. Magugustuhan to ng friend mong panay-post ng feeling blessed sa Facebook, pero pag oras na ng singilan sa utang, ang daming rason na bulok. Isunod naman natin itong pork tonkatsu. Hindi makapal ang breading at very savory din ang flavor nito. Sobrang lambot din ng karne na parang hindi siya nakaranas ng stress nung nabubuhay pa siya. Bagay to doon sa kapitbahay mong tambay sa tindahan nila Aling Josie, tapos hinikait ng mga kabarkada niya na tumakbo, kaya ayun, nagpasa ng Certificate of Candidacy. What? And lastly, sa ating mga ulam na kinain ay itong beef na hindi ko matandaan ang pangalan. Masarap siya at very subtle lang ang flavors ng karne. Very light lang ang atake niya at sobrang tender din ang meat. I highly recommend this sa kakilala mong iniwan ng kanyang asawa at anak dahil pinatulan si kumpare at dun siya nagpakarat. Charot. Habang nagpapababa kami ng aming mga kinain, ay napagdesisyon na namin mag-ikot-ikot muna dito sa mall at maghanap na rin ng aming dessert. At sa pag-iikot namin ay nakita ko itong dambuhalang chicharon na galing sa balat ng kaklasmate mong nangopya sa'yo, tapos ang ending siya pa ang nag-top sa klase ninyo. Sinubukan nga din pala namin itong cotton candy machine na nakita namin. Mamimili ka dito ng design na gusto mong itsura ng iyong cotton candy. Nakakatuwa na para kami bumalik sa pagkabata dahil sa cotton candy na to. Pero yung presyo nakakatanda, kaloka ang mahal. Pero for the healing ng aming inner child, sulit na rin to. Huwag lang over, baka mapanaginipan natin yung makamag-anak nating namatay sa diabetes. And lastly, sa lahat ng kinain natin sa videong ito ay itong ice cream from DQ. Iba-iba ng flavors ang in-order namin dito, pero itong strawberry ang napili ko. Masarap siya dahil sa creamy smooth texture ng ice cream na to. At nakadagdag pa sa sarap nito ay yung mga strawberry chunks na included. The best to dun sa sikat na may-ari ng isang parisan na hindi naman namamansin noon. Tapos gumawa siya ng sarili niyang party list at nangihingi ng suporta ngayon. Charot. Good luck, Mamshi. Sana manalo ka. Salamat sa inyong tatlo. Sobrang saya ng araw na to. Sa susunod na pagkikita natin, dapat malakas pala ang katawan ko. Naubusan ako ng strength. Kaka-English kay Jeremy. Charot. Next time ulit natin, Lala. See you soon.